Tayo po ang lahat. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating singaw, Alleluia, Alleluia. Kasalanan na lubing ang kamatayan, sinayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating sigaw, Alleluia, Alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sa
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigating. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko at ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David
ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na maging hanin tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na bubulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad na inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa pilig mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin pang manunubos. Alleluia, Alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak
at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipapamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Happy Easter po! Bago po tayo magsimula ng ating pagninilay, nais ko munang humingi ng paumanhin sapagkat naantala tayo ng kaunti sa pagsisimula ng ating banal na misa sapagkat nagkaroon tayo ng technical problem sa pagla-live stream, no? Marami tayong mga kasamang nagsisimba sa iba't ibang panig ng mundo at sa kani-kanilang mga tahanan. Kaya naman para makasabay sa misa, inayos muna natin ang ating mga computer para makapag-live stream tayo ng misa. At ngayon, maayos na po at tayo ay sama-samang magsisimba at magninilay para sa mensahe, para sa araw na ito. Mayroon pong apat na realidad ang sinasabi at ipinapakita sa atin ni San Mateo. Apat na realidad na nangyayari ngayon, na nangyari noon. Ang galing, no? Yung nangyari noon, nangyayari ngayon. At ito ang pinapakita sa atin ni San Mateo. Unang realidad, ang mga babae ang inutusan ni Jesus para magpangalat ng mabuting balita. Sila yung mga tunay na marites, di ba? Yung mga babae, no? Talagang magaling magpangalat ng balita, no? Pero bago po mag-react yung mga babae dyan, bago po kayo magalit sa akin, pakinggan nyo po ito. Narinig natin sa ating ebanghelyo na yung mga babae ang inutusan ni Jesus upang ipagsabi sa kanyang mga alagad tungkol sa nangyari. Ano bang nangyari? Maaga, pumunta ang mga babae sa libingan ni Jesus at natagpuan nilang wala si Jesus. Wala ang bangkay ni Jesus sa kanyang libingan.
tumakbo ang mga babae para ibalita na wala si Jesus sa kanyang libingan. Pero sa kanilang pagtakbo, nasa lubong nila si Jesus. Nakita nila si Jesus. At doon, inutusan sila ni Jesus na pumunta sa kanyang mga alagad at ipagsabi ang mabuting balita. Ang balitang muling nabuhay si Jesus. Yan ang unang realidad. Ang mga babae magagaling magpangalat ng balita. Pangalawang realidad na ipinapakita sa atin ng ating Ebanghelyo ay mayroong mga taong kumukontra sa mabuting balita. Madami yan ngayon. Yung mga gumagawa ng fake news, yung mga nagpapangalat ng maling balita, ng mga masamang balita, ang dami niyan. At realidad ito. At hindi ito nangyayari ngayon. Kahit noon, 2,000 taon mahigit, meron ng mga taong nagpapangalat ng masama at maling balita. Ito yung ginawa ng mga punong saserdote. Sinabi nila, ang ipangalat nilo, mayroong kumuha sa bangkay ni Jesus. Biruin mo yun. Mali ang ipapangalat. Ang gusto nilang ipangalat, hindi totoong muling nabuhay si Jesus, kundi mayroong kumuha sa kanyang bangkay. Sa panahon natin ngayon, may mga ganitong klase ng tao. Nagpapangalat ng chismis, nagpapangalat ng maling balita, ng fake news. Pangatlong realidad, mayroong mga taong tumatanggap ng malaking halaga para magpangalat ng maling balita. Ito yung narinig natin sa kwento, yung mga inutusang magpangalat ng maling balita, tumanggap ng malaking suhol. Tumanggap ng malaking halaga. Tumanggap ng bayad para magpangalat ng maling balita, ng kasinungalingan, ng fake news. O diba, nangyayari yan ngayon, yung mga trolls na tinatawag. Sino yung mga trolls? Sila yung mga gumagawa ng fake news, pinapangalat sa social media, at tumatanggap ng bayad. Tingnan mo, no? 2,000 taon na makalipas, meron na palang mga trolls. Yun nga lang, hindi sa social media pinapangalat. Mismong direkta sa mga tao, sinasabi ng harapan at tumatanggap ng bayad sa talikuran. At ang pang-apat na realidad na pinapakita sa atin ni San Mateo, may mga taong nagbabago ng kasaysayan. Binabago ang kasaysayan. Ano ba talaga yung nangyari? Ang nangyari, nabuhay si Jesus. Pero ang ginawa ng mga tao, pinalitan ito, binago ito. Sinasabi, may kumuha lang kay Jesus, kaya nawala siya sa kanyang libingan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pinapaniwalaan ng mga Hudyo.
Binago ang kasaysayan. Pinalitan ang totoong nangyari. Nakakalungkot sapagkat itong apat na realidad na ito ay nangyayari ngayon. Sana maging matalino tayo. Maging matalino sa pagsusuri ng totoo. Sa pagkikilatis ng mabuti at tamang balita. Hindi basta-basta naniniwala sa mga chismis. At isa naman ang realidad na gustong ipakita sa atin ni Jesus. Isang realidad. Ano ito? Walang nananampalataya kay Jesus. Walang naniniwala kay Jesus ang gagawa ng mga ito. Yung mga babae, sila yung mga unang naniniwala sa pagkabuhay ni Jesus. Yung mga babae, sila yung mga unang nanampalataya na nabuhay si Jesus. Sila yung mga tunay at unang deboto ng poong Jesus Nazareno. Isang realidad na pinapakita sa atin ni Jesus, walang deboto ang gagawa ng kasinungalingan. Walang deboto ang maniniwala sa fake news. Walang deboto ang magbabago ng kasaysayan sapagkat ang tunay na deboto kahit kailan naniniwala sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Ang tunay na deboto hindi sinungaling. Kung meron mang debotong sinungaling, gumagawa ng fake news, nagbabago ng kasaysayan, hindi po yan tunay na deboto. Peking deboto. Sapagkat ang tunay na deboto, nagpapangalat ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan, dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya'y niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan at ating sambitin. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan, manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo, manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang na mayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos ng aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimunawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsasampalataya ay sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naging hain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis,
muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa pagkabuhay ni Jesus ay ating madama. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin bagitin ang grupo ng inyong inuupan bago pa kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.